Magandang gabi at maligayang panonood sa aming mga taga-subaybay. Sa inyo po na aming mga kaibigan, kung patuloy man na ating nararanasan o nararamdaman na sa buhay natin ay parang may kulang at nais natin na ito ay mapunan, lagi nating tandaan na kahanda ang Diyos upang tayo ay tulungan. At sana po kami na inyong mga lingkod makatulong sa inyo upang ito ay mangyari. Dito po sa programang Full Life. Magandang gabi sa aming mga viewers, sa mga lalo na sa mga naimbitahan ng aming pong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga ka-churchmate. At gaya po ng nabanggit, gusto ko lang pong i-emphasize yung salitang invitation for tonight's episode. Sana po makarelate tayo sa topic na ito. At ang topic na ito, Brother Amadeo,
Ito po ay makikita po natin sa screen bago po natin banggitin ang pamagat po ng ating pong episode po ngayon. Ito po ay isang card na kung tawagin po natin ay invitation card. Dito po, pagka natanggap po natin ito, meron po tayong apat na letra na makikita po dito at mababasa po natin na RSVP na siya pong pamagat ng ating pong pag-aaral sa pagkakataong ito. Ang ibig pong sabihin po nito, Repondé, si Buble. Ang salitang ito ay salitang friends, kapatid na Ryan. At sa amin po mga taga-subaybay, na ang ibig pong sabihin nito ay please reply. Alam niyo po, napaka-importante talaga at lahat tayo nakatanggap na marahil po niyan sa mga special occasions, sa ating mga friends or mga relatives. At kung tayo ay hindi makapag-respond sa meaning ng RSVP na please reply, maraming bagay ang pwede nating ma-miss. Isa po dyan ay yung opportunity na ma-witness natin, di ba, Brother Amadeo? Ako. Yung preparation doon sa occasion po na doon tayo iniimbitahan. At isa pa, mapapansin niyo po sa invitation card, laging nakalagay po ito, reserve blank seats. Di ba? Ibig sabihin, talagang pinaghandaan at hindi lang pinaghandaan yung okasyon, kundi pati yung ma-experience o possible na maging role nung pong inimbitahan. Opo, tsaka minsan po ay nagre-respond po tayo, depende po doon sa nag-i-invite po sa atin. At ito po ay maaaring sabihin po natin na ito yung gusto nating tunguhin. Pero paano kaya kung malaman mo na ang Panginoon ang nag-i-invite sa'yo sapagkat naghanda po siya ng special na okasyon para sa iyo kaibigan. Magre-reply ka ba? Minsan kasi yung hindi pagre-response doon sa RSVP, nakadepende minsan kung sino yung nag-iimbita. Kaya hindi tayo nagre-response. What if, gaya ng binanggit nyo po, kung Diyos ang nag-iimbita. Isang parable po ang ating pong babasahin na kapupulutan natin ng mahalagang aral na related po sa ating topic na ito. Babasahin ko po, Brother Amadeo, at sa inyo po naming mga kaibigan, pakinggan po ninyong mabuti. Lucas Kapitulo 14, versikulo 16 hanggang 20. Narito po, dapat po't sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay naihanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko sa inyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa inyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at hindi ako makaparoroon. Yan po mga minamahal namin mga taga-subaybay, narinig po natin ang parable ng ating Panginoon. Bagamat ito po ay nire-relate niya sa isang pangkaraniwang pangyayari. Pero ang talagang gustong sabihin ng ating Panginoon dito ay kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating lahat ng mga tao na kanyang nilikha. Ginamit po niya ang parable na ito para maipakita kung ano ba ang pangkaraniwang nangyayari sa panahon na ang Panginoon ay mag-invite sa atin. At para tiyakin niya yung imbitasyon na yun ay makarating sa lahat ng mga tao, isinugo niya o inutusan niya ang kanyang alipin. At mga kaibigan, tatlong bagay po ang nakita at narinig po natin sa parable na mga naging primary reason ng mga tao kung bakit po hindi nagre-response sa RSVP ng Panginoon. Number one, naging dahilan po yung bukid. Opo. Pangalawa po, naging dahilan yung magkatuwang na baka. Limang pares po yun eh. Ano kaya nire-represent nito, Brother Amadeo? At pangatlo, mga kaibigan, pakinggan natin, ayon po sa ipaliliwanag ni Brother Amadeo, yung pangatlo po, yung bagong kasal na hindi rin nag-reply doon sa invitation. Puntahan po natin yung unang nagbigay ng dahilan. Ano po? Mga minamahal namin, mga taga-subaybay, ninanais po namin na makapaghatid kami sa inyo ng aral ayon sa ninanais ng Panginoon na ituro.
Ang una pong inanyayahan po ay sinasabing bumili ng bukid. At ang bukid na ito ay kanya pong titignan. At ito ang kanyang dahilan kung bakit hindi po siya pupunta doon sa anyaya sa kanya ng kanyang kaibigan. Mm-hmm. Pero tignan po natin, mga minamahal naming mga taga-subaybay, tama po ba na sa pagkakataong yaon, sa gabing yaon, pupuntahan niya yung bukid para tignan niya ito, anong kalagayan ng bukid na ito, mabuti ba itong bukid na ito? At pangalawa po, gabi po ito, hapunan. Mm-hmm. Kaya po, kitang-kita po dito na ito'y nagdadahilan lamang. Ibig sabihin, kumbaga, ba't hindi pa nung maliwanag gawin mo na i-check yung bukid? Kumbaga, for example, may bakod ba ito? Di ba? Et cetera. Di ba, mga kaibigan? So talaga nagdadahilan lang. Opo. Obviously, mga kaibigan, hindi yun yung dahilan. Therefore, ano po talaga yung dahilan? Kung babalikan po natin yung naging sagot, sabi po nung unang nagdahilan, kailangan akong umalis at tignan. Yung word na kailangan, makikita natin yung point of comparison, alin ba mas mahalaga? Yung imbitasyon ng Panginoon na talagang preparado? Or yung pong bukid na sinasabi po nitong nagdahilan na kailangan akong umalis at yun po ay aking pupuntahan. Mga kaibigan, tandaan po natin, normally, abnormal naman po talaga. Kung magkaroon tayo ng property, gusto natin i-secure. Lalo na nowadays, kung meron kang bukid, babantayan mo talaga yung property na yan. Pero wag naman po natin kalimutan, ang Diyos ay provider kung bakit tayo nagkakaroon ng property. At kung siya ang nagpo-provide doon, Brother Amadeo, siya ang lalong may gusto na ito po ay maging secure. Huwag lang natin tanggihan ang kanyang invitation. Yung pangalawa po ba, Brother Amadeo? Ito, napakahalagang bagay po na nanais din po namin na sa inyo po ay i-share. Ito pong pangalawa na nagdahilan. Eh, bumili po ng 5 magkatuwang na baka. Mm-hmm. At dahil sa siyempre na excited po siya at gusto niya itong makita, paroroon siya para subukin gaano ba kahusay itong binili niyang mga baka na to. Mm-hmm. May sakit ba ito? Malulusog ba ito? Magagamit ba ito sa kanyang pagbubukid? Mm-hmm. Kaya lang, nung pong tumanggi, ano ba yung mga naging dahilan po nila? Ang dahilan po eh, kailangan pong subukin ito para magamit po sa kanilang pagbubukid. Mm-hmm. Mauulit na naman, gaya nung dahilan nung una. Mm. Eh, yung invitation po ay hapunan. So, gabi po ito. Di ba? Paano mangyayari na i-check mo yung mga 5 pares na baka sa gabi pa? Di ba, Brother Amadeo? Mm-hmm. Kaya kitang-kita po talaga na nagdadahilan po itong pangalawa na inimbitahan. So, again, mga kaibigan, ipinakikita po nung sagot, hindi po yung unang reason, no, na kailangan niyang i-check yung kanyang mga baka na oras po na madilim na pwede naman nung maliwanag pa. Ang talaga pong makikita po natin yung salita po na paroroon ako. Ibig sabihin ay buo ang kanyang pasya. Buo ang kanyang pasya na yung magkatuwang na 5 baka ay kanyang i-check. Ano po nire-represent nito? Mga kaibigan, isipin po nating mabuti. Brother Amadeo, kung 5 magkatuwang na baka, eh maraming aararuhin o malaking lupain to. Bukod po ba doon? Ano pa? Eh bukod po doon sa nire-representa po ng 5 magkatuwang na baka, eh ito po ay pinakikitang hanap sa lapi, negosyo kaya, o yung pagbubuhata ng kanyang kabuhayan. Okay, so paroroon ako, ibig sabihin yung material na bagay ang mas na ipaprioritize po ng tao. Kasi isipin nyo, 5 magkatuwang na baka, malaking lupain to. Mm. Therefore, kung malaking lupain, mas maraming maitatanim. After some times, mas marami po ang aanihin. Pero kaibigan, tandaan po natin, again, ang Panginoon ang nag-iimbita. Isipin po natin, kahit magkaroon ka pa, Brother Amadeo, ng 1,000 magkatuwang na baka, hindi mo pa rin maikukumpara no, kung ang Panginoon ang ating maging katuwang, tiyak, mas marami po tayong aanihin o mas maraming magiging bunga sa pamumuhay po natin. So, yun po yung dalawa na dahilan na inimbitahan, Brother Amadeo.
Ayan po mga minamahal namin mga taga-subaybay. Sana lalo nating makita ang pagpapahalaga sa imbitasyon ng Panginoon. Mm-hmm. Tingnan po naman natin itong pangatlo na nagbigay ng kanyang dahilan. Mm-hmm. Tingnan natin kung talagang tama ba yung dahilan na kanyang kung ibinigay. Kung ikukumpara doon sa dalawa. Okay. Sabi po niya, bagong kasal ako, hindi ako paroroon. Mm-hmm. Ito pong nire-representa ng salitang bagong kasal. Ito po ay katulad ng pamilya, mm-hmm. Kasangbahay, asawa, anak, magulang, mm-hmm. na nagiging dahilan kung bakit hindi siya pupunta sa imbitasyon. So, kumbaga, pabigat ng pabigat yung dahilan, pabigat ng pabigat din yung nagiging sagot nitong mga inanyayahan na hindi po nagpa-unlock or hindi nag-response. Yung una, property. Etong pangalawa, property din na maituturing, pero mas specific, mga material things na kailangan. Ito, abay, mahal sa buhay na ang usapan, Brother Amadeo. Saka po, para ho umatiyak namin na talagang hindi po nag-reply ito. Mm-hmm. Talaga pong kinusulta po natin, 13 version po, talagang hindi po humingi ng paumani. Yun po yung nakita. Yun po yung napansin ni Brother Amadeo sa amin pong pagtingin o pag-aaral sa bagay nito. Kasi kapansin-pansin, mga kaibigan, balikan natin. Yung unang nagdahilan na pin-priority niya, yung kanyang bukid, after siyang i-invite at hindi po siya nag-response, ay humingi siya ng paumanhin. Opo. Yung pong may property na magkatuwang na baka, 5 na pares ng baka, after niyang hindi mag-response doon sa invitation, humingi rin siya ng paumanhin. Kapansin-pansin, yun po yung binabanggit ninyo, kapansin-pansin na ito pong bagong kasal, mga kaibigan, hindi talaga umingi ng paumanhin. Bakit po kaya, Brother Amadeo? Talaga pong, iba po talaga pagka ang usapin ay may kinalaman na tungkol sa pamilya. Mm-hmm. Hindi po may sakripisyo sa mga pangkaraniwang naintindihan po natin mm-hmm. paumuhay ng tao. Kahit sabihin po natin na yun ay paanyaya na mula sa Panginoon. Kumbaga, invitation na ng Panginoon versus family, ang dapat nating makita po sa puntong ito, mga kaibigan. Tandaan po natin, kasi kakaiba yung sagot niya. Hindi ako makaparoroon. Kumbaga, walang chance na unahin ko yung invitation dahil mahalaga sa kanya ang kanyang family. Kaibigan, kahit tayo, Brother Amadeo, dumating sa panahon na mas pin-prioritize natin yung mahal natin sa buhay, kung ikukumpara po sa Panginoon na sa atin po ay nag-iimbita. Alam niyo kung bakit po? Isa po sa nakikita natin, minsan pag pamilya na usapan, gusto natin mas tayo ang maunawaan kesa maunawaan natin ng Diyos na sa atin ay may ino-offer pa na mas magandang bagay. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi po itinuro ng Panginoon kung sino ba dapat nating mahalin, siya ba o mahal natin sa buhay. Sa halip, ang tinuturo ng Panginoon ay huwag humigit sa kanino man ang pag-ibig natin sa Kanya. Dahil kung ang Diyos ay mahal at minamahal natin, bilang source ng pagmamahal, lahat ng mabuting bagay tungkol sa kanyang pagmamahal ay matututunan natin. At kung ito po ay matutunan natin, kaibigan, sino ang unang-unang makaka-experience nito? Yung pong ating mahal sa buhay. Kaya kung ito pong inimbitahan ay naunawaan niya, ang kalooban po ng Panginoon na nag-iimbita, hindi niya po sasabihin na hindi ako makaparoroon. Parang sinasabing, walang chance na ito po ay mangyari, mga kaibigan. Kaya sa pangyayaring ito, alam nyo, kapatid na Amadeo, opo, merong actual na ganitong experience. May kakilala po ako, mga kaibigan, nais ko lamang pong i-share sa inyo, inimbitahan sa isang kasal at ang nag-imbita po yung bride. Di po siya nag-response sa sobrang busy, ni ma-inform man lang dun sa RSVP. Alam niyo po, yung nag-imbita na yung kaya pala siya, isa sa inimbitang witness doon sa magaganap na wedding, hindi niya makalimutan. Nung bata pa po itong babae, nag-struggle siya sa buhay, nakaranas siya ng mabibigat na problema, Brother Amadeo, ito pong inimbitahang kakilala ko ay nagbigay sa kanya ang encouraging words at tumatak sa kanya yon at hindi niya nakalimutan. At bukod po doon, hindi lang po yung invitation na siya'y maging witness. Yung seat,
yung upuan na sa kanya po ay nakaprepare. Hindi lamang po yun para sa convenience nung inimbitahan na kakilala ko. Yun po, mga kaibigan, ay isang pwesto na kung saan ay may role pala siyang gagampanan. Siya pala yung magbibigay nung payo. Na-miss niya yun, Brother Amadeo. Na-miss niya yung opportunity na ma-witness ang napakagandang program, marinig ang mga magagandang pas nung pong ikinasal kung ba't sila nakarating sa araw ng kasalan at higit sa lahat, yung part niya na dapat sana ay nagawa niya. Saka po yung pagpapahalaga Apo. Nung nag-invite sa kanya. Mm-hmm. Na-miss niya po yun. Okay. So, sa ganitong sitwasyon, mga kaibigan, kailangan talaga nating masolusyonan. So, Brother Amadeo, ano po ang patuloy na pinapayo ng Bible tungkol sa solusyong yan? Abasahin po natin. Sa pagpapatuloy po ng pagbasa po sa parable ng Panginoon, dito po sa Lucas Kapitulo 14, ang versikulo po ay 23. Apo. Kasama pong babasahin dito ay ang 21. Ganito po ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. 21. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Mm-hmm. Nang magkagay sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang mga alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan. Mm-hmm. At dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. Ito po mga minamahal naming mga taga-subaybay ay sinaysay ng Panginoon kung saan ang mga tao noong panahong yaon ay nakikinig sa kanya. Sinasabi niya ang tungkol sa mga sitwasyon na mayroong mga tao siya na talagang ninanais niyang makasama. Yun nga po yung panahon na yun, yung mga Hudyo, kapatid na Ryan. At palibasay, hindi po siya tinanggap, hindi ibig sabihin ay sa kanila lang ang inihanda ng Panginoon, kundi sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng parable, ay isinaysay niya na ito'y para sa lahat ng tao. Mayaman man siya, mahirap man siya, ano man ang kanyang kalagayan, may sakit man siya o wala, lahat ng uri ng tao. Ano man ang estado niya sa buhay. Opo, ay talagang para sa kanila ang pag-anyaya na ito. So, ipinakikita na ang solusyon ng Panginoon sa pangyayaring ito, ito man ay sa nagdaan, sa pinakikita sa parabola, yung solusyon ay para sa atin pong lahat ngayon. Nais niyang mapuno. Okay. Diba? Batay po sa inyong tinalakay. Nais niyang mapuno. Kaya po, kung meron man pong mga hindi nag-response, na pwede nating masabi na dahil ba sila ay may sinabi sa buhay? Kung titignan po natin ang Panginoon, sige, kung ayaw ninyo, busy kayo sa ibang mga bagay, hindi ako mapipigilan sa maganda kong plano. Puntahan ninyo yung mga pilay, puntahan ninyo yung mga dukha. Ipinakikita lang, ang Panginoon ay hindi nagtatangi ng tao. Sino tayo para tumanggi sa Kanya? Brother Amadeo. Opo. Kaya ang solusyon po na itinuturo ng programang ito sa atin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, huwag tayong tatanggi sa imbitasyon ng Panginoon. Gaya po ng full life na programang ito, mga kaibigan. Kami po, sa aming pananampalataya, masasabi namin na kami inutusan ng Panginoon. Kami ang nagpaparating sa inyo ng imbitasyon. Batay po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 14, pakinggan po natin itong mahalagang verse na ito, mga kaibigan. God use our preaching. Ito pong good news. Itong magandang balita ng imbitasyon as His way of inviting you to share in the glory of our Lord Jesus Christ. Ano ang basihan para masabi mo, kaibigan, iniimbitahan ba talaga ako ng Panginoon? Meron ba akong na-receive na invitation card? Narito ang Bible. Ito ang invitation card ng Panginoon sa inyo. At sino yung inutusan na nagdala ng invitation card? Kami po na inyong mga lingkod na nagpapaabot sa inyo na napaka-importante ng imbitasyong ito ng Panginoon. Bakit po ba? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung pinaghahandaan ng Panginoon na dapat nating maranasan? Narinig po natin. This is His way of inviting you to share in the glory of our Lord Jesus Christ. Ang kalwalatian ng Diyos ay ang kabutihan ng Diyos. Ang ma-experience ng lahat ng tao ang napakabuting kalooban ng Diyos
para po sa ating lahat. Kaya tama yung sinabi ninyo. Kung ang Diyos ay hindi nagtatangi, sino tayo para tumanggi? At kung yan po ay ating pong tatanggapin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, at tayo po ay nagpa-unlock sa panyaya ng Panginoon, ora mismo, ngayon mismo, may experience po natin yung pong kanyang inihanda para sa atin. So, hindi na kailangan maghintay pa. Ngayon na po mismo. At yan na ay magdadala sa atin sa isang tiyak na kapalaran o destinasyon sa ating buhay. Babasahin ko po, Brother Amadeo, Lucas 14:24 hanggang 25. First part po ng verse 25. Pakinggan natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Verse 25, first part, nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao. Ayan po. Napakahalaga po. Di po ba mga minamahal namin, mga taga-subaybay? Sinabi na po kanina, ang imbitasyon, ang invitation card, ay ang gospel ng Panginoon. Opo. Ang messenger niya, ang inyo pong mga lingkod na nagpaparating sa inyo ng kanyang kalooban. Ang handa, ay walang iba kundi ang patuloy na ma-experience ang kanyang kabutihan. Kung tayo nga hindi tumanggap sa imbitasyon, sa totoo lang, naka-experience na ng kabutihan niya, what more pa kaya sa invitation niya na pahalagahan natin ang kanyang gospel, ang kanyang mga salita. Sabi po ng Bible, kung babaliktarin natin, yung kabilang angulo titingnan natin, yung hindi nagpahalaga sa invitation, hindi makakatikim. Opo. Pero yung nagpahalaga sa invitation, hindi lang makakatikim ng kabutihan ng Diyos, higit sa lahat, makakasama niya pa mismo ang Panginoon. At yun ang pinakamasarap na pwede nating ma-experience sa ating pong mga buhay. Brother Amadeo. Salamat po. At napakabuti ng Panginoon sa ating pong mga tao na nabubuhay. At palibhasa nga, tayo po ay isa sa mga inaanyayahan ay huwag tayong tatanggi sa kanyang imbitasyon. Opo, kasi napakahalaga. At yun ang nangyari. Yun ang naging destination. Lahat ng nag-reply, sumama ang lubhang karamihan yun, sa opo. Panginoon. Mga kaibigan, sana isa ka sa maraming tinutukoy ng Biblia na ang magiging destination o kapalaran, matanggap ang full life dahil makakasama ang Panginoon. Huwag natin tanggihan. Kung kanina, an example ni Brother Amadeo sa invitation card, 2 blank seats for you, ito po ngayon, unlimited. Lahat ay imbitado, Brother Amadeo. At huwag natin kalilimutan sa pagtatapos po ng episode na ito, maaaring, mga kaibigan, yung hindi po natin nireplyan na invitasyon ng ating mahal sa buhay, may pagkakataon pa sa panibagong mga occasions na darating sa kanilang buhay. Na-miss natin ng una, opportunity po ang mga darating pang occasions. Pero ang sa Panginoon ay once in a lifetime opportunity. Sana po, huwag nating ma-miss. Kami po rito sa programang Full Life ay kasangkapan ng Panginoon na sa inyo ay nag-iimbit at nagsasabing, sa tiyak na pangakong ang Panginoon ay makakasama sa ating buhay, ang imbitasyon na nagsasabing RSVP, please reply, sumasampalataya po kami. Lahat tayo tatanggapin ang imbitasyong ito ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!